output. Yun yung gusto natin makita para sa NXP. Damage output and into the drafting. And this draft is brought to you by Smart. Ladies and gentlemen, second series, first game. Next Play Esports, maglalaro sa blue side at execution naman sa red side. Kuya Wolf, sabi mo natin kanina, Benedetta, isa sa mga highly contested picked and bans para sa dalawang team na to. Your execution ng mga una with the Benedetta and the Johead ban. Yun, sa NXP naman, TDZ, I'm gonna be banning out yung Pakito kasi alam nga natin, na-mention natin ito kanina, specialty yan ng execution. Makes it so na yung mga na-bans onto the side lanes ay Pakito and Benedetta, which makes us think na priority ang Uranus eventually sa pares sa teams na to. And there is going to be the Eve. NXP, ano, kanilang first pick. Pwede sila mag-Uranus first pick. Minsan kinukuha din nila yung Cho. Yeah. So we see. Pero dahil okay, open yung Matilda, Posibleng kunin. Ayan na nilang ibigayan sa X. Yeah, pati nakita natin yung bans ng execration dito with the Eve. Next Play Esports. Again, Exort, isa sa mga masasakit, isa sa mga style or favorites rather ni Exort tong Eve na to. But yep, tama ka dun, Wolf. Mm-hmm. Matilda ka agad ang pinick dito ng Next Play Esports. Mobility, pati ano yung sustainability ang binibigay ng Matilda. No? Very important to take note. Para sa execration, mukhang Selena. Selena and Farsa, okay. Mm-hmm. Kanilang pick. Sa mga nagra-rise ngayon sa ating meta, yung Farsa, na nakita natin na ginagamit palagi ng Omega, tapos kanina nakita natin mula sa Work Oster Force, yung Farsa ay mas ginagamit na sa gold lane instead of the mid lane. Yeah. Think ko lang, power spike din kasi ng Farsa, you know, once na nakakuha agad siya ng Clock of Destiny, that's mas mataas yung pool or damage output niya. Later into the game, as Next Play Esports, secured ka agad. Parang ito yung same drafting pattern ng Next Play Esports, no? Secure ka agad yung hero ni H2O and possibly try to reserve the last hero para kay Rene J. Pero open-ended yung draft dito ng Next Play Esports, Wolf. I'm thinking of Uranus na pwede na nila kunin. Kaya Chang'e. Instead, Cho ang kunin ng NXP. Flex pick din yan. Di natin entirely sure kung mapupunta siya kay Rene J o kaya kay Yawi. Sa execution side, sila ang kumuha na ng Uranus dahil masyado nang pinatagal ang pag-pick sa Uranus. Kunin na natin. Kami na ang kukuha. Binigyan naman kayo ng pagkakataon, sabi dito ng execution. But again, the Uranus is really good kasi napapansin natin na mataas na yung artillery damage, yung magic damage dito ng execution, and they need to have that strong front line na pwedeng mag-absorb ng damage. At si Uranus yung isa pa dun sa mga role na pwedeng gumawa or mag-help sa execution para ma-fulfill. It's gonna be the Lunox ban para sa execution. NXP, magbaban siguro sila ng Kufra o kaya Akai. Ayaw na nilang ibigay yan kay Chakno. Lalong-lalo na nakuha na nila yung Cho, which kind of means na yung dalawang heroes na potentially pwedeng kunin para kay Chakno ay na-deny pick na nila. So, pwede nilang gawin ngayon ay iban pa yung mga Chakno heroes. Katulad nga nung sinabi ko na Akai, Atlas, ng Kufra. Atlas, that's also true. Banning. Instead, Lancelot ang kanilang bayan. So, ang pinokus nila ay si KelVJ. Yep. Preventing the farm of KelVJ. Again, nakikita natin yung spectacular performance or the mastery of the Lancelot sa kamay ni KelVJ is really outstanding. At execution naman, Akai talaga eh. Feeling ko itong Next Play Esports, one of the reasons why kung bakit nananalo sila previously is yung Akai strength ng meron sa Next Play Esports also in the hands of Yawi. Oh, I'm actually surprised na ang execution mismo ang nag-ban ng Akai. Kind of tells us na iba ang plano dito ni Chakno na pwede niyang kunin naman sa NXP katulad nga ng Kufra. So, means ang NXP, mukhang kailangan nilang iba ng Kufra sa ngayon. Wolf, tingin mo sa Kufra? Kasi, di ba, isa sa mga hard counters, sabi natin soft counters ng Ling is yung Kufra. I want to say hard counter nga talaga eh. Kasi, lagi ko na ako sabi mga Ling players at pinakaya nila yung Kufra nga. Pero, sa nakikita ko ngayon sa meta, mas takot pa yung Ling sa mga nangi-invade. So, sabi natin Kufra yung bouncing ball kasi, di ba, anti-dash siya. Pero, ang mas magandang way para pigilan ang Ling ay hindi siya pakuhain ng farm. So, Grok. I was about to say na Grok yung mas importante. Kasi yung Grok, pwede siyang mang-invade. So, hindi man siya yung talagang hard counter sa isang Ling na pipigilan niyang makapag-farm si Ling, which, technically speaking, is mas maganda pa kaysa sa Kufra na bilang isang counter. Yep, pati mas mai-invade. Yeah, I do get your point, Wolf, no? Talagang saktong-sakto. Kasi, more on, again,
makokontrol mo agad yung link kapag wala silang purple buff eh. Right. Kumbaga, mas matatagal yung power spike at yun yung pwedeng gawing opening dito ng Execration as they wait for our fourth pick here, Execration. Ang kulang pa nila is yung core and isa pang probably side laner. I'm thinking of Claude. Mukhang yun yata ko na ng gustong ko na yung Execration o kaya Kaja para kay Chakno. Para may panghuli pa rin sila din. Siyempre, na-mention din natin yung Kufra kanina. Alam naman natin. Nice. Automatic na yan. Matics. Or NXP. Ano ang kanila magiging choice dito? Wala nang Lunox, which makes us think na ano kaya yung pwedeng ipick pa ngayon para kay Exhort. Minsan nakakita tayo ng Kadita, which is okay and decent laban sa isang Farsa para meron ka talagang way para i-cancel nga naman yung ultimate na yun. Changi ay posible pa rin mapick. Still possible. Pati Eve is already banned here. At ang ganda ng pagkaka-ban dito ng Execration. Alam nila na yung going for strong frontliners, Lunox, isa pa sa mga problema din. But Adrika, next play, Esports. Claude! Akala ko, Execution kukuha niyan. Pero sila yung gumawa. Okay, so lapu-lapu. Rinejay hero na ito. Okay, so very greedy draft mula sa NXP. Ngayon, ang Execration, pwede silang maging anti-greedy. Open pa naman ng Granger. Actually, very much KelVJ can use that for sure. Pwede silang maging mag-Roger, I guess, kung gustong-gusto nga nila ng mas aggressive na take dito. But I'm leaning more towards a Granger. So, Roger. Mag-Roger, titol. Kumbaga, well, sakto eh, Wolfie. Basahin mo kanina, invade the jungle. Oo. Isa sa mga possible ways or dalawa sa mga draft ng Execration dito can provide information sa jungle area ng Next Play Esports at Roger naman sa power spikes niya. It is also efficient para magkaroon ng early game factor ng Execration habang nagkakaroon tayo ng isa pang power spike for the mages to get their items. Yeah, I wanna say yung Roger na choice dito para sa Execration, instead na kumuha na sila ng farming hero pa, nagkaroon na sila ng hero na pwedeng rumak enroll na. Kasi kung titingnan natin ang NXP, napaka-greedy ng kanilang opposition. Ang ibig sabihin ng greedy ng opposition, kapag sobrang farm-dependent, farm-dependent heroes, kailangan mag-stay sa jungle or sa lane para mag-farm, pinagsama yung Ling at Claude ng side ng NXP. At alam naman natin na pareha silang matakaw sa farm. So kung ang Execration, lalaroin nila to na mas centric sa early game kung saan magiging aggressive talaga sila, pipigilan nila yung pag-farm ng side ng NXP. Yung Execration, magkakaroon ng mas madaling early game lead, which eventually means na mas maganda yung kanilang late, kanilang game in general. Yep, it's all about the early game and power spikes. Yung magiging kwento natin dito sa Game 1 Second Series, NXP versus Execration. Siyempre ang ating highlights, James and Renzio. And also looking at the tri lanes, the tri-cam here, Kelra against Rene J. Totoo, sabi mo kanina talaga, no? More on mages, pinilagay na rin sa may gold lane because of the power spikes na pwede lang ibigay sa early game skirmishes. I wanna say, yung lamang doon ay ang Farsa in the early stages. Definitely yung, tinan mo yun, si Kendra nasa laban agad. Yan yung strength ng Farsa. Yup, at madaling siya makiikot with the wings by wings, Chakno, bouncing ball. Pero nakakuha sila parehas ng Cyclone Eye and baka mag-disengage sila. Ready yung Execration for those early fights. Definitely. At ang kagandahan dito ay si Farsa, pwede niya ding harasin itong si Claude. The thing with Claude is medyo hindi siya super duper long range eh. Parang alam mo, may konting pagkamili pa nga siya kung isipin kahit long range siya. But yeah, when it comes to this firepower, si Kelra talaga mananaig at pwede pang dalawa ni Chakno na level 2 na ngayon. May stretching na. May stretching nang nagaganap dun sa may ano. Oop, kasi dito sa may bottom lane, 2 against 2, maaabigan Renzo just absorbing the damage. At nakita mo yung pressure na binibigay dito ng Execration. Just really trying to force H2 to move around the map. Pero dito sa may middle lane naman, NXP. Wolf, medyo kontrolado yung lanes dito ng Execration. Wala rin tayong nakikitang aggression dito for the first 2 minutes. Yeah. And that's understandable eh, para sa Execration. Kasi naghihintay pa sila ng items para kay KelVJ. Pero asahan mo, pagdating ng first turtle fight, kung sakaling makuha nila, dire-diretso na para sa Execration.
kailangan lang din makatama ng mga pana dito ni Eto Max more than anything else. Oo, maganda yung vision niya eh. May trap siyang pwedeng ilagay. Pero naghihintay din ang execution ng mga early kills na bonus na nakuha nila. Yep, and looking about early kills here, KelVJ medyo nag-aalangin din. Tinumaan si James, but 3 against 1 ito na si Yawi na sa likod. Nag-grab ng magandang opportunity to go in. Pero si KelVJ medyo malayo-layo na. H2O, not getting that kill. Pero wala rin nagkakapatayan dito. Feathered airstrike used defensively para makaalis ka agad kay Kelra, but the game will be paused with that skirmish. Bottom lane, tol. Nakikita mo yung pag-absorb ni ng damage nila talagang, okay, sige, absorb ko tong skill na to, then back out muna. Yeah. Maganda. Masasabi kong parang MVP in a way nung laban na yun ay si James for sure. Yung lapu-lapu. Pumuesto siya dun sa pinakabagong bush. Sa yung maliit na yun, yung siwang na yun. Maraming the turtle. Tapos, hinintay niya talaga na lumabas si KelVJ bago siya tumalon. So, in general, in the grand scheme of things, napigilan yung pag-take ng turtle. Mm-hmm. At alam naman natin, para sa side ng execution, sobrang importante na makuha nila yung turtle control almost the entirety of the game. Kaya ito, yung 30 seconds na delay yung pag-turtle, tapos sila pa yung pwedeng kumuha kung sakaling gusto nila. Napakaganda na yan para sa NXP. Ganda para sa NXP. And also when it comes to positioning, since vital talaga, kailangan nila na makakuha or matulungan si KelVJ na makuha niya kaagad yung kanyang power spike with the Roger. But look at the positioning here. Execration understood na okay, sige, there's a big possibility na mag-contest din ng NXP dito, since alam din nila na the best way to counter the power spike of the Roger is to control siya early game. Additionally, ang kagandahan dun sa pag-reset nga na yun na ginawa ni James, ganito kasi yan, kapag hindi natuloy yung unang turtle, ibig sabihin kailangan pa nilang mag-replenish ng mga buffs. Naku, yun na nga. Kitang-kita agad with the Circling Eagle plus the Guiding Wind combo sa bottom lane naman. Nakakamit kagad ng ultimate dito sa H2O, but look at the damage absorbed na kinukuha ni Yawi and able to get out with James naman with the Raging Slash catching out Eto Max, not enough damage. Raging Slash into Renzio, but not the right target. Sobrang cool pa rin taga ni Renzio at the first 3 minutes. Pero sa Exhort, nandito with the Guiding Wind plus the Soul Bloom combo. H2O going for the snipe, but Execration says no. Nandito kami sa may Turtle area. Bumibili kami ng Oras with Exhort again. Turtle will be taken by KelVJ. Out muna, sabi dito ng NXP. Pulasan muna tayo. Mukhang maiiwan dito si James. 4 against 1. Exchange para lang sa turtle, pero mukhang advantage pa rin ba ito ng NXP? I think Execration definitely got that one. Yung NXP, ang ganda na is, I was about to say kung paano nila ginulo yung body clock ng Execration kasi mayroon silang natural na rotation kasi na sobrahan. Okay na sana nakuha nila. Ang pinaka-disastrous dun eh, nabigyan ng turtle si KelVJ. Allowed KelVJ na maging mas aggressive kasi meron siya nung turtle buff. Tapos nakakuha pa ng additional kills ang Execration. At alam naman natin ang Execration, sinabi natin na mas maganda yung kanilang early game prowess. Yung natures kasi nung mga hero nila ay mas malakas din talaga sa early stages. And where are we at? Sa early stages pa rin naman, kaya naman yung Execration, naturally, mas nakakuha sila ng advantage sa laban. Ang pwedeng ginawa ng NXP doon, ginululong nila, tapos mag-farm sila, kunin nila yung jungle ng Execration instead of fighting dun sa turtle. Kahit may konting laman sila, mas maganda sana yung resulta nun para sa NXP. Pati nakikita ko rin yung play dito ng NXP. No? They're accepting the fact or they're respecting the fact na there's a big possibility. Since nakakuha ng turtle si KelVJ na mag-snowball at umag-play aggressive dito yung Execration. But looking at the scenario, at the current situation, 1-3-1. At sumasalubsob dito sa loob si Renzio trying to cut out 2 minion waves. Pero bottom na lang yung kanyang ikakat since si Rene J is medyo malapit na rin doon. At least preventing any kind of farm or any kind of reaction para sa side ng NXP. Wow, diversion lang to ng Execration. Ginagawa ni Renzio, ina-attract niya yung Matilda. At ito si Lin. Renzio, again, makakataas siya dito. Fate, mukhang hindi ito tinumaan, but the last strike. Last basic attack from H2 will secure that kill. At ang laking oras din na binigay dito ni Renzio para sa Execration. Definitely, nakakapag-push na top lane yung Execration. Nakapwesto sila dun sa turtle area. Pwede gawin ng NXP mag-push siya baba, pero nandun na si Chakno. Oh, James, again. Ginamit ang kanyang ultimate, nag-aabang ng magandang target dito. Pero sabi ng Execration, wait lang. Medyo alanganin, i-reset natin yung turtle and buy another time. Wait na matapos yung ultimate dito ni James Z bago pumasok ulit.
At bigla yung NXP naman ang pupes ngayon sa turtle area. Kaso, wala na mga ulti NXP. Wala ang ulti mga NXP at si Yawi ang magiging target ng Execration. Tumama yung arrow. Pero syempre, Rene J is also there on the front line. Sag-aabang kung sino yung next target na pupunta dun sa may na-stun. Pero NXP pa rin, advantage when it comes to turtle. Nasa side nila yung position ng turtle dito at mukhang hindi na iko-contest ng Execration. Ito yung parang yung sinasabi ko kanina na panggulo ng body clock ng Execration. Yung mga maliliit na maneuvers tayo na pina-reset nila yung turtle tapos nag-back lang sila. Ang sinasabi nila doon eh, ikaw KelVJ, kumuha ulit ng buffs mo. So siya, si KelVJ, kinailangan niya pumunta doon sa orange buff, kinailangan niya pumunta doon sa purple buff. At anong binigay noon sa NXP? Mas magandang control doon sa turtle area. Kaya nga naman, biglang ang nakakuha pa na turtle ay NXP. It doesn't mean na mas malakas sila when it comes to team fighting. In fact, yung Execration, pwede nga nilang araruin pa yun eh. Mag-arap lang sila ng opening. Pero the fact na walang double buff doon si KelVJ, biglang nanghina yung pakiramdam niya at hindi talang din siya lumaban sa point na yun. At yun din yung reason kung bakit medyo nagiging passive yung laro ng NXP ngayon. Nakikita natin si H2O, again, trying to do his best, clearing out the bottom lane bago sila sumalaksak o bago sila mag-push through or mag-converge doon against my middle lane since nandun yung rest ng Execration. Yeah. Ang kagandahan nga lang sa NXP na sinabi natin na sobrang greedy, okay lang yung gantong bas. As long as hindi sila sobrang napupushan ng Execration. For example, itong mid lane, hindi nila pwedeng i-concede to sa Execration. At nakikita naman natin na may emphasis din ng NXP sa pag-defend nitong mid lane nila. Yep. At with that, Execration. Oh, that's a feathered airstrike. Pero mayroon siyang wings by wings para makaalis doon ka agad sa may choke point area ng NXP. Pero sabi ng NXP dito, sige, sandali lang. Hindi namin hahayaan na lalong lumaki ang damage or rather ang advantage ng Execration. But look at Renzio, sinusubukan niya lang mag-provide ng information nasan ba yung ibang miyembro ng NXP. Tinamaan siya ng Soul Bloom but with these items, ang dami na kaya nang i-sustain yung burst damage ng NXP. NXP is able to just hang on. Kailangan nilang hindi magpa-push para sa Execration. At sa Execration, ang kailangan nila ay kunin itong pangatlong turtle. 8 minutes and 30 seconds in, kailangan medyo mag-panic ng Execration at mas makakuha pa ng mas mataas na control sa mapa. Otherwise, mayari sila. So, good move. Itong gagawin nila sa video. Talking about control, H2O, sakto-sakto yung kanyang ultimate para lang makatakas. But with the way of the dragon, Chakno mukhang mahuhuli na naman niya at he will go down. First member of Execration to fall after that skirmish. Mukhang tumama na naman yung arrow but that will give ample time for Execration to take down the turret, or rather the turtle. At wala din, hindi rin available si Rene J since he's still clearing the bottom lane. Very good play coming up from Execration. Gumawa ng gulo dun sa may mid lane. Napuwersa yung NXP na mag 1v1. Nauna si James, sumunod si H2O. Si H2O hindi matay, pero nakita mo naman na yung immediate burst ng Execration, nasasaktan na agad siya. Eventually, nakakuha ang Execration ng turtle, tapos na-push pa yung mid lane. Everything is going according to plan para sa Execration. May konting mga hiccups sa gilid-gilid, medyo may konting pagkakamali, pero at the same time, nakakuha pa rin ng Execration yung advantage nila sa early stages. Yep. At sa bottom lane naman, si Renjo up against Rene J. Ramdam na ni Renjo yung damage dito ni Rene J with the Demon Hunter Sword. Pero at the moment, mga kaibigan, Execration, nag-group up sila sa may top lane at naghahanda na rin ng NXP for that next attack ng Execration sa top. I wanna say, yung NXP, hindi pa naman din ito talagang tapos na. Malaki yung lamang ng Execration. But if you think about it, maganda naman yung heroes para sa late game. Ang problema nga lang is aabot ba doon? I wanna look at the items of Rene J. I'm not entirely sure kung nakadalawa na siya. Pero yung damage output niya kasi dun sa Uranus, it kind of feels na meron na yata siyang Demon Hunter Sword. Yeah. So that's good news. Pampabilis ng farm, pampataas ng damage, at may kill potential sila kung sakaling magkamali yung side ng Execration. Ito yung hinihintay ng NXP. Kaso nga lang, NXP, ang next na target nila ngayon since naubos na yung turtles eh. Mm-hmm. Kailan nilang gawin ngayon eh, make sure palagi na may purple buff para kay H2O. Dapat hindi sila nananakawan ng Execration. Otherwise, mahihirapang mag-split the map ang NXP. So protect the buffs aside ng NXP and also secure na at least makakuha pa ng additional farm since late game centric ang NXP dito. Nice analysis therefore move as we jump back sa ating laro, NXP. Mukhang wala pa sila gaanong information. Nakita nila si Chakno, pati yung arrow na lumilipad dito sa side ng Execration. But inbibigay na ng NXP ang tier 2 turret nila sa top lane. Habang babalik tayo sa post, Wolf,
nakita natin yung discipline na pwedeng i-trade ng NXP yung top lane nila para lang hindi magkaroon ng loss of momentum or at least magkaroon pa ng hindi tumaas rather yung power spike ng Execration. Magiging mahirap nga lang yan kasi ang kagandahan sa Execration ngayon, meron silang Selena for added vision. Mm-hmm. Bukod sa fact na napupush nila lahat ng minions papunta dun sa side ng NXP. Parang ano yun, added vision kasi yun eh. Meron pa silang traps. So vision is key. And so far, Execration ang nakakakuha ng mas mataas na vision advantage over NXP sa ngayon. Yep, talking about advantage, look at the net worth. 24.4 sa side ng NXP at 29.5 naman sa Execration. Talaga nangungulit lang si Renjo. Hindi pwedeng, sabi mo nga kanina, no? Protect the buff. At yun din yung ginagawa ng Execration dito. Yawi, getting that way of the dragon. Saktong-sakto, Chaknu is down for the next 25 seconds. At enough ba yun, Wolf, para lang at least makontrol yung aggression ng Execration? Definitely enough para sa control ng aggression. But is it gonna be enough to stop Execration from actually controlling the map? And the answer is no, hindi pa. Kulang pa. Ang kailangan nga lang gawin, may lumalim sa side ng NXP. So, pwedeng gawin niya ni James. Si H2O, nasasaktan at ang ganda ng kabang. So kulang syempre. Parang ano setup tol, sinetup nila. Sige, tatalon diyan si ano si H2O. Tas meron pa ring Ionic Edge dito ni Renjo. Kaso unfortunately hindi nila napatumba o napaalis dun sa wall. But James, meron siyang sariling mundo dito. Nagang trabaho lang. Take muna ng tier 1 turret. Alam mo sobrang importante ng ginagawa ni James ngayon para sa NXT. Ang next step nga lang is huwag magpapatay. Kaso inaapat na siya ng X ngayon. Oh, meron pa siyang passive. You can get that additional shield. Pero anong passive-passive ng shield? Man, jump pa rin sa Exhort. Gamit ang kanyang Guiding Wind to assist James para makatakas. Pero meron silang information na apat na miyembro ng Execration is nasa top lane. Yep. Since yung Lord is magre-respond sa bottom. Napaka-crucial ng mga ganun decision para kay James. At syempre kay Exhort tulungan, para tulungan si James. Uh-huh. Si Yawi naman yung kayang dumipende sa mid. Kaso bibigyan siya. Pero alam natin, Joe, napaka-mobile. Mm-hmm. At nagamit na pwersa ng NXP. Nagamitin yung kanyang flicker and also yung mga ultimates, yung Tyrant's Rage dito ni ano ni Chaknu. So Execration still waiting for a nice opportunity. Nagkaroon sila ng unting breather sa side ng NXP at again control the or provide the buff para kay H2O. Problem with greedy lineups kapag dalawa yung core na gusto mong payamanin. In this case, it's Claude pati Ling. May chance na mag-agawan pa sila ng farm. Then again, ang NXP, kung kaya nilang depensa na itong Lord Take ng Execution, might be to turn things around. Ang sobrang crucial nga lang is, sino ang haharap para sa NXP? Si Yawi ba bilang isang show? Ang dali na niya tunawin as we saw earlier. Si James siguro. Uh-huh. It's gonna be tricky though. Pero tinamaan naman ng revenge. Dito si Exhort, not enough damage, pero nice opportunity para kay Kel na nagamitin kanyang Feathered Airstrike, preventing any choke points or securing the choke points sa side ng NXP. But Execration, still, naghihintay lang sila. They went for the reset at nag-aabang din sila ng opportunity for NXP to make any mistakes. Oh, NXP, kung mapapansin nyo, medyo tinulok nila yung top lane. And yung mid lane, kailangan nila i-clear. Definitely what they needed sa ngayon. Mm-hmm. Kailangan laging naka-abante yung minions ng NXP. At pwedeng-pwede nilang ipa-reset lang ng ipa-reset eto, Lord. Kung baga, buying time. Yan ang ginagawa ng NXP. Buying time, bili oras. Since si H2 ay pinupush na rin yung top lane. Sabi mo nga kanina, no, Wolf, na talagang importante yung lane equilibrium lalo't nasa bottom lane yung Lord. And kapag yung top lane finish nila, at least trying to even out the number of people sa may Lord area. But look at this, Way of the Dragon, or rather, Jeet Kune Do, para kay Yawi, meron din siyang information na apat na ng miyembro ng Execration na sa bottom lane. So ang gagawin ni H2O, punta siya sa top lane, para lang at least mag-push, mag-shove yung lane sa top. Napakaganda kahit may station mula kay James. Oh, Way of the Dragon, Feathered Airstrike, hindi nakuha ng Feathered Airstrike AOE. Pero si James nandito na with the help of the Cyclone Eye, getting or closing the gap para kay Kelra. Siya ang tatamaan ng Raging Slash. But Renjo naman sa may other side, mukhang matitake down ito na H2O with a nice clear up. Yes, he will. Renjay Renjay naman with the Blazing Duet. Dalawa tinamaan na knock up to cancel the Blazing Duet. Pero kay LVJ mukhang makakatakas pa rin with the Wolf Bounce. Also, sa likod niya, nandun din si Chaknu to protect. Pero 2-for-1 exchange, NXP, mukhang sila makakuha ng Lord. Wow, what a very crucial jump mula doon kay James. Sinasabi, kakasabi ko lang na maganda yung item niya. Kumuha siya ng Athena Shield.
Kaya naman hindi siya napatay agad ng Execration. Yung gulo na ginawa ni James, nagwatak-watak yung mga members sa Execration, nahiwalay si Renjo, at kahit pa isa ang Uranus, pag nakahiwalay ka sa team mo, tutunawin siya na NXP. Ang kagandahan sa nakuha ng NXP, kahit kill lang yun kay Renjo, pati kay Etomax, nakuha nila yung Lord Control. And ang kapalit na ang buhay ni Yawi, na alam naman natin isang quote-unquote tank or roamer para sa NXP. Lord now in favor NXP. Tapos yung lead ng Execration, 2,000 na lang. At anong ibig sabihin niyan, TDZ? Umahabol. Kapit na tayo sa lead game. Umahabol na nga talaga. Umahabol na talaga. Parang Execration na matitakedown nila kaagad ang Lord sa may river area. So talagang focused ang Execration ngayon when it comes to objective. At nakitang-kita nila na okay lang, sige, bibigyan natin yung Lord dito. Hindi pa naman tayo naiiwan. Lamang pa rin tayo ng 2K against NXP when it comes to net worth. Pero yung vision dito ng Execration Wolf, kitang-kita mo naman. From the middle, meron din sa may jungle area near the orange buff, at dun sa may crab coin, meron silang vision using the traps na binibigay dito ni Etomax. Execration quick to put some distance ulit dun sa ating Goldling. Oh, we have the dragon. Na-isolate kagad si Chaknu. Chaknu, meron siyang immortality. But are they ready for round 2? Tinamaan niya, hindi tinamaan ang kanyang Tyrant's Rage. Pero Execration, wala na silang isang membro up against 5 members of NXP. Renjo, nasa harapan pa rin. Minamama pa rin yung members ng NXP dito. Hanggang dyan lang kayo. Hindi kayo makakalagpas. Pero si KelVJ, again with the Wolf Transformation, muntik pang tinamaan ng Abyssal Arrow dito sa Extort. Pero with the awareness, isang magandang size. Yawi na naman! But Yawi! Again with the Way of the Dragon, si KelVJ mukhang tinamaan. And H2O will shut him down. Blast the ultimate. Saktong-sakto rin yung stun dito ng Execration to delay H2O. But again, another stun sa side ng Execration. Ooh. Ang ganda ng laban na yun. Pick off after pick off. Pero lumamang dito yung NXP sa headcount. So, bago pa mangyari yung sipa na yun, meron pa isang sipa kay Chaktu. And before that, yung sipa around dun sa Lord area. Tatlong sunod-sunod na magandang pwestuhan mula kay Yawi ang nagbigay ng advantage para sa NXP. And then you have also James, this time, filling the role of that, how do I say this? Parang siya yung tagagulo eh. Siya yung mag-flicker sa popronta, kumbaga haharap para sa NXP. Minsan mag-flicker, basta magagawa ng combo, pupunta doon sa may bandang likod para naman linisin na ni H2O yung nulo. And yun. When you saw how H2O was able to just pop out, ang ginawa niya, nag-ulti lang siya para makaligtas, at na-burst nga nila ngayon si Roger. At may isa pa nga hindi na-activate, si Rene J nga wala doon sa laban na yun kasi nag-split push siya doon sa may top lane. At ngayon, mamoblema ang side ng Execration. Wala si Roger. At ang daming lanes na nagpo-push in favor of NXP. I will guess at least 1 or 2 turrets ang makukuha ng NXP after pag nasira na nga yung laban. Yep. At after that, nakikita natin kung paano tahi-tahiin ng NXP yung objective nila. Oo. At alam nila na lamang sila eh. Kumbaga, sabi mo kanina, lanes are all pushing in. Mm-hmm. Si James, every single time, lagi nang kinaka-cancel yung positioning ng yung feathered airstrike rather ni Farsa. At yun yung nagiging parang open. Sige tol, wala nang feathered airstrike, yan makakapasok yep. tayo with the help of James. At this point, mahirapan ang Execration. Kasi kanina, ang sakit ng damage ni Farsa, pati na rin ni Selena. At kung isipin, magic din ang source ng isang Uranus. Halos lahat ng NXP members ay naka-Athena Shield na. In fact, kahit si Yawi naka-Athena Shield na rin. Ano ibig sabihin yan? Yung damage integrity ng Execration, napakahina na. Baka kakapusin na to. Kasi kung ang physical source lang nila ngayon ay si Roger on Rene J. Oh, sorry, on KelVJ pala. Magkaparehas kasi. Pero kulangin sila ng damage output. Mm. So it's all about itemization. Mukhang nahuli ng NXP ang isa sa mga ingredients na pwedeng na kailangan para matalo ang Execration. Oo nga, 1, 2, 3. Tatlong members. Kahit si Rene J, pati si James, meron na rin Athena Shield. So, exactly. Marireduce almost 60% or make the 70 or 60% ng magic damage dito ng Execration with just one single item. Yep. At NXP, alam na nila na okay, sige, pwede tayo maging mag-attack position sa ngayon. Uh-huh. At nakikita natin na kapag ang Execration lumabas dun sa may river area, yun yung pwede nilang opening for the side of NXP. I mean, sobrang interesting yung Thunderbelt si H2O. Konting depensa, pero magandang na magic damage source. Tapos, ayun o, pangharap. Kumbaga, pwede niya rin i-slow down si Renjo. And, in fact, even as Uranus, diba parang
Humahap din na rin eh. Oh, pati meron din kasi true attack damage. Oh, dito sa may bottom lane naman. Chakyu got isolated. Yawi every single time. Pero dun sa Etomax with the Garot plus the Soul Eater combo. No, nakuhula niya James. Getting the right angle. Kill DJ trying to run away sa may bottom lane near the tier 2 turret. Flicker para kay Exort. Hindi tinamaan ng Swordplume. Getting that invisible pixel. Gamit yung kanyang Wolf Pounce. Open hit mukhang hindi rin tumama. Pero Exort mukhang maa-isolate. At si Renjo gamit ang kanyang Ionic Edge plus the Transcendent Ward, makakuha naman siya ng isang kill. Ang, alam mo, sa sobrang aba ng laban na yun, at sa mukha siyang explosive, at talagang palitan lang ngayong mga support. Tanks, tank and mid laners for both teams lang yung namatay. Iko-comment ko na sana ginagawa ni H2O na inuubos niya yung parang oras ni Renjo. Kasi imagine mo kaya naman nananalo yung NXP dun sa laban na yun, kasi wala si Renjo. Mm. Tapos siya kasi, mayroon siyang talon sa walls para makabalik dun sa agad dun sa laban. So biglang 5v4 may yung laban. Kaso naubusan din siya ng orange, ng purple buff. In fact, si H2O hindi na nga lumaban dun sa clash na yun. Kasi busy pa siyang kumuha ng sarili niyang purple buff. Ito, round 2. H2 versus Range sa top lane. Ang sakit na rin yung Ling. Kumbaga, yung role taga dito na Renjo is force to go for 4 versus 5. Pero dumalaban pa rin siya gamit yung kanyang Ionic Edge. Talagang pinapasakit dito ni Renjo yung ulo ng NXP. Kailangan nyo magbigay ng isa pang hero dito sa may top lane. Kasi kapag hindi kayo nag-delegate ng isang member dito, may iwan at may mapupush yung top lane. Magiging 4 versus 5 scenario din sa side ng X eh. Pantay na ang laban, Tads. Halos parehas na ng gold. At negligible na yan at this point. Ang hindi negligible ay yung damage output ng NXP. Dalawang scaling na heroes sa kanilang side, and that is the Ling, pati na rin ang okay, Claude. Claude. Fight dito sa may purple area. Mukhang si Kel DJ nakakuha. Walang purple buff si H2O. Habang si Chakmo naman with the bouncing ball defending any kind of mobility side ng NXP. But with the feathered airstrike, tumumba si H2O. 57 seconds down the count. Rene J, tinamaan ng Flicker plus the Tyrant's Revenge combo again para dito kay Chakmo. But Rene J sa backlines, dalawang na iwan. Dalawang na huli dito sa side ng Execration. But Exort, mukhang may iwan din. Renjo is down for the count. Todo box out dito si Renjo sa side ng Execration. 4-4-1 or rather 3-4-1 exchange sa side ng X eh. Alam mo nga, sabi nila kapag Selena, makakalimutan ng buong mundo yung mga hindi mo na ipatama na pana basta tumama sa crucial moments. And in that particular moment, dalawa yung tinamaan. Yung una, sobrang crucial kasi si H2O yun. Mm. Yung pangalawa, yung pang backline sa lang. And for Execration, ginugulo na lang ni Renjo habang naglo-lord itong Execration. All of a sudden, nabalik na ang pabor sa side ng Execration. Kung hindi man sila lamang when it comes to scaling heroes, yung fact na meron silang sobrang laking bomba, which is yung abyssal arrow ng isang Selena, dun na nagbabago talaga yung nangyayari sa laban. For NXP, imagine this, kanina pa nagpa-farm si H2O, and that could also be true with Rene J. Once natamaan lang sila ng pana, yung 14.9k at yung 12.8k mo, tinapon mo na lang yun eh. Mawawala ka agad. Pag tinamaan ka talaga ng araw, pwede ka muna mag-altab at mag-tiktok. Pero dito sa may top lane, purple area ng NXP, nagko-converge agad ang Execration. Trying to steal the purple, pero H2O with the Retribution, nice attempt, hindi niya nakuha. At dumagdag na naman ng isa pang Athena Shield dito ang NXP. Sa Exort, meron na rin. Kanino napunta ang purple buff? Are we just seeing a bug? Mukhang bug lang. Phase 2 pa rin nakakuha dito. As they move towards the middle lane, tier 3 turret. Lord, hindi pa gaano malaki yung damage dito. But James soaking all the damage. Meron din siyang shield passive dito. Pero enough ba yung damage nila ang NXP? Yes, with the Blazing Duet, Rene J forcing Renjo out. But H2O, grabe rin kanyang ultimate para ma-takedown yung Lord dito. Walang ultimate most of the members of NXP. Pero Execration, hindi pa rin sila tapos. After taking the middle lane, went to the bottom lane. At ngayon, dumediretso sila sa top lane for a nice clear up. Again, feathered airstrike na naman na pushback nila si H2O. Walang H2O para sa fight. Yawi, trying to do his best, soaking all the damage. But no, says Execration. Execration na naman, mukhang nag-aabang na magandang buwelo as si Chakmo nag-i-stretching na pabalik dun sa side, sa safe side ng Execration. Wolf, ano nangyari dun, Wolf? Tatlo agad na tumba. At taas kasi ng burst potential nilin ngayon ni Kelra. And even with Athena Shield, nasasaktan ng mga members ng NXP. Ang main weakness kaya lang ng isang Farsa is kapag pag-ulti ka na, medyo madali kang hanapin sa may backlines, tapos napakadali rin i-takedown.
do take note, Kelra, dahil dun sa mga Winter Transient plays, ay nagbubuhay din naman yung side ng Execration. Nga lang, this time si Rene J ay hindi napatay. Kaya nga, nakakuha pa rin ng exchange kill ang NXP. Do take note nga lang, Execration are still on the lead. Buti na lang makukuha ng purple buff. Ito para kay H2O. Nakahinga na si H2O, mga kaibigan. After the purple buff drought at NXP, nakakahanap na ng magandang opportunity since dalawa na rin ang buff dito ni H2O. Tingin ko, Wolf, oh, mas okay ba na ano muna na mag hintayin nila yung Lord bago lumabas dito, yep, yung NXP? Kasi 100%. Delikado sila sa paglabas ng Execration eh. Almost 70% nakukuha ng Execrations when it comes to map. Yep. Definitely, kailangan nila maghintay talaga ng Lord timing. Tapos, i-timing nila na unahin nila yung mga heroes ng Execration. Definitely, bawal na din makuha si H2O. Ang pinaka-problema ng NXP, tatlong lanes ang talagang magpupush para sa Execration. Naturally, and bukod pa yan sa fact na pwede pang i-fast clear ng Execration ng ilang mga lanes para sa NXP. So, sa ngayon, ang talagang may dikta ng laro ay obviously naman ang Execration. Yeah, at look at the next net worth of Execration. Almost 6K ang advantage nila, or rather 4K advantage sa side ng Execration. Pero ang Execration play nila is choke NXP inside their base habang kinukuha nila lahat ng mga jungle creeps sa side ng NXP territory. Wala din palang Athena shield dito sa H2O. And understandably so, kasi nga naman si Shanling. Mm-hmm. Wag lang talaga siyang magpapapana or magpapauna kay Kelra kasi dalawang bagsak ng Feathered Airstrike. Kitang-kita naman natin yung ipakas may pana. Lusaw ka agad dito with the pana. Renzo, mukhang na-isolate ka agad, na-cancel yung Feathered Airstrike ni Kelra. Pero NXP sumusugod pa rin doon sa may choke point area near the middle lane. Oh! Saktong-sakto yung kanyang pag-knockout. But Chuck Nu trying to run away against four members ng NXP. Half HP si Chuck Nu ngayon with the slow from the Art of Thievery. Hindi yun enough. Pero sa H2O, trabaho lang. KLVJ trying to run away with the ultimate. Saktong-sakto pa rin. Wolf transformation plus the wolf pounce, hindi enough yung damage niya. At si H2O naka-recover ng HP plus the movement speed using the killing spree. At ngayon, NXP na ang nagsisimula ng Lord. Might be a miscalculation or miscommunication mula dun sa Execration dahil ginaw ni KLVJ si H2O at may ultimate si H2O. Mm-hmm. So, after mo mag-wolf pounce, napakadali mo i-outplay kung ikaw ay isang Roger. So, maraming hit naman ang isang Ling. Kaya si H2O ay nakuha ng bonus kill tapos nakuha ng bonus Lord ang NXP. But then again, yung knock-ups na nakita natin mula sa Execration, and I'm sure na makikita natin sa replay na to, brought to you by Oppo A94. Do take note, maganda yung simula para sa Execration. Kaso si James, sobrang crucial. Hinahanap niya agad si Kelra. Kelra forced to use the Winter Truncheon at makakita tayo ng malupit na nakamula kay James. Actually, hindi pala nauna dun si Yowie. Yowie with the stun. Wala naman kasi nga naman talagang knock-up ang isang lapu-lapu. Pero finalo up niya yung knock-up ng Cho. Kaya nga naman nakuha pa ng bonus kills sa NXP. Ang sobrang weird para sa akin dun is bakit lumaban pa si KLVJ na ipag 1v1 kay H2O. Siguro hindi na call out na wala na may ulti pa nga si H2O, which meant na nalugi din talaga si KLVJ sa laban na yun. Yeah, patingin ko na out of position din talaga si KLVJ dun after that fight eh. Kumbaga, kung susubukan niya sumama, it's too late. So he tried his best. Kumbaga, sumugal siya. Tinake niya yung risk na i-take down si H2O. Really close, pero again, that invisible play frame will not help you against those blades na meron si Ling. As NXP, na-takedown na nila yung tier 2 turret sa top lane at sila ngayon ang nag-aabang since yung third Lord rather is nagpo-push yun sa boy bottom lane, and this is a Luminous Lord, mga kaibigan. 26 minutes in, ito na yung mga TikTok timers as H2O moving sa may top lane trying to take down Renzo, pero sobrang kunat niya, Wolf. Half HP lang after dalawang heroes ng NXP yung sumusugod para sa kanya. And in very interesting manner, Execration naman ang sa back foot ngayon. It's gonna be difficult, but, pero meron kasi silang Farsa na mataas na yung farm, kaya ang bilis din nila mag-clear ng waves. Kasi kung teamfight, lugi sila. And teamfight it is. Nice knock-up dito. But Renzo, quarter HP ang naiiwan. Pero sobrang confident niya pa rin with the Radiant stacks. Feathered Airstrike, mga ginamit na. H2 able to run away defensively using his ultimate. Pero si Rene J, grabe kanya Blazing Duet. Not enough damage pa rin. Chaknu, medyo crucial na. Exhort, he will be taken out. Rather, Kelra ang mga titake out dito sa side ng Execration. NXP, still nasa loob ng territory ng Execration. Mukhang ma-defend yata ito ng Exe. H2O, almost.
being able to take out by Execration pero 2-4-1 and successfully defending their base against NXP. Meron pang Lord Yun Wolf. Ang tagal nito. 74 seconds na walang exhort. Isang minuto na walang yawi. Isang minutong 4 versus 3. Parehas na teams, TDZ. Wala Woo! Nang mga tore. Wala nang mga tore, tol. Exposed na exposed yung main inhibitor nila. Ito na. Abang yung Execration. Tinatanggalan ng purple buff dito si H2O. 614 ang current KDA ni H2O. But at the moment, ramdam na agad. Palitan, Wolf. Palitan talaga ng bigayan dito. Akala ko nga kanina, NXP, with that Lord, enough na yun eh. Pero hindi, sabi dito ng Execration. Ang sakit na ng Lord Castle, syempre, alam naman natin na isang Farsa ay maganda pang depensa. Si H2O nakakita ng tatlo at kiniliti lang si Chakno. Hindi na din lumaban. Ang decision ng Execration, okay, sige, kahit lamang tayo ng isang hero, huwag tayong lalaban, huwag tayong padaos-daos. 28 minutes in. Wow. NXP versus Execration ang laban ng pinakamalalaking mga fanbase sa buong Pinas. Lahat ng mga fans ng both NXP at Execration ay nanonood ngayon. At crucial na crucial. Dikit na dikit pa rin, Wolf. Kahit sabihin natin na 17-14, after what happened earlier, nakakita tayo ng unang part lamang yung Execration, pumush back sila. NXP nakabawi naman. Sabi mo nga nung last time, pendulum. Pag kumabot talaga ng 20-minute mark, lagpas, dun pumapasok na pwede pa rin kumambak eh. Comeback is real. Intense. Pendulum nga talaga. Nasa isang side, nasa NXP, tapos pupunta sa Execration, babalik sa NXP. Sa ngayon, bawal na nga lang magkamali. Bawal 28 talaga. Minutes, if I'm not mistaken. At the last time na nakakita tayo ng 28-minute game, nakakita rin tayo ng 1.5-minute na death timers. Wow. Kaya... Pwede ka pa muna mag-TikTok eh. Gumawa ka muna ng kahit anong video. Lagpas pa eh, no? Oh, or pwede ka rin mag-shoutcast mo yung sariling laro. Pwede rin. No? Ganong katagal, grabe. Ah, okay. Looking now, sino yung mga crucial na hindi pwedeng mamatay sa mga sa pala sa teams? Side ng Execration, si Kelra, kailangan nilang protektahan. At syempre si KelVJ. Para sa side naman ng NXP, interestingly ay Matilda na bawal maunang mamatay sa NXP. Kasi sabi na natin meron kang Claude, meron kang Ling. Nakikita natin from the side of NXP na pag wala yung Matilda nila, wala silang playmaker, and eventually, dun sila nahihirapan sa pag-atake sa mapa. Mm-hmm. So, it's all about protect the main, yung mga heroes na pwedeng magbigay ng magandang advantage sa mga longer games. That's especially right. Ganito. Kasi mobility, ang laking factor na yan. Mm-hmm. Yung guiding wind pa lang ni Matilda, pwedeng mag-save sa mga crucial heroes. And since alam naman natin, merong arrow, one of the best ways to disengage is either flicker or the guiding wind. Yep. Ang crucial nga lang dito ay yung pana at yung sipa. So, may sipa ang NXP. At ang kailangan nilang gawin ay masipa si KelVJ. Kasi yung ibang mga members, merong either Winter Truncheon, pwede rin silang mag Queen's Wings. Basta meron silang way para hindi ma-burst nung kalaban. So, yung sipa, hindi na siya ganun ka-impactful. Unless, of course, si KelVJ ang tamad. Now, for Execration, meron din silang pana. Ngayon, may mga Purify kasi yung ibang members ng NXP. So, ang kailangan tamaan dito ng pana ni Etomax ay si H2O. Kasi si H2O bilang isang jungler, wala siyang Purify, wala siyang Winter Truncheon or siguro Wind of Nature eventually pwede niyang kunin. Pero very unlikely na makita natin yun since hindi siya marksman. So, sobrang crucial na yung mga junglers ang tamaan ng mga taga-setup sa pare sa teams. Pick off talaga magiging call ng Execration dito. Especially for both teams since isang member lang ng NXP or Execration yung tumumba, ang laki kaagad na pwedeng iba to, especially when it comes to our death timers. Yeah. Habang ang Execration naman, again, going for inside the NXP's territory, kami purple area, mare-retribution, pero hindi NXP ang makakuha. Execration ang makakasteal ng purple buff. Ambahan sa side dito ng Execration and NXP magbaback off muna since yung other lane is pumupush sa side ng NXP and Execration. Wolf, nabigyan sila ng magandang timer dito for the Lord. Yama ka dyan. At nakatulak din yung bottom lane para sa Execration kaya sinagot yan ng NXP. Tapos Roger to, so mabilis mag-lord yan kahit late game. Kaso ito na! Uy, tinumaan ng revenge! Shutdown para kay Exhort. 94 seconds! Wolf, nawala yung Matilda. Ito yung sabi mo kanina na sobrang importante yung Matilda sa side ng NXP. Pero si Yawi, kinokontrol yung Lord.
para hindi mag-reset, but execration, sige, okay lang, i-reset nyo na yan. Bawas kayo ng isa, 79 seconds na wala sa export. Ako po, tanga! Oh no! Oh no! Meron siyang immortality, pero matitake down si H2O! 92 seconds na wala ang main core ng LXP! 3 versus 5 situation ng execration ngayon! At unti-unti silang sumusugod dito sa may middle area, exposed wolf. Wala ng outer turrets dito ang main inhibitor. At NXP, ito na yata ang hinihintay ng execration! Oh no! Disaster para sa NXP! Sinasabi na nga natin, huwag mamatay Matilda, huwag tatamaan ng pana, healing. Kasi parehas nangyari. Oh my! Grabe! Oh. Ang execration dito with the pick off, narinig yung sinabi mo, Wolf. Ito nga naman talaga ang dapat nating targetin. And they are successful doing so. Pero magbaback off muna yung execration. Tatapusin nila yung Lord, pero merong idea ang NXP since si Yawi is na ini-scout gamit yung kanyang Cho. Kasi sobrang bilis ang bagtake nito. Ang sakit na nung Lord na nakita mo. Si Yawi, gustong sipain si KelVJ. Oh, nasipan niya si KelVJ. But with a feathered airstrike, enough pa rin yun na makakuha ng execration ng isang magandang Lord. But James with a stun, not enough damage. Hinahabol siya ngayon. Limang miyembro ng execration umahabol. Natinamaan din ng stun dito si James. And James will fall down. 102 seconds. Yung pagbili niya ng Winter Transshot, patay na siya. Oh my, hindi niya napindot. Or rather, hindi naabot talaga. Hindi naabot. Ng NXP ni James. But 88 seconds siya na walang timer. Pero okay lang, sabi ng NXP, buhay na si X-Sort. At pabuhay na rin si H2O. 5 seconds sa kanyang death timer. Pero enough ba yun para ma-defend itong Lord sa side ng execration? Oh, looking at the defenses, si Claude ang pinakamalaking wave clear ng NXP. Hindi ganun kataas yung wave clear ng isang Matilda. Si H2O pwedeng pang ubos dun sa Lord. Kaso aayanin ba nila? Oh, Yawi sa main. Oh, Yawi! Kaya naman tinamahan yung right target dito. But with the Winter Transion, saktong-sakto buhay pa rin. Or rather patay si Kelra for 101 seconds. But the Lord still pushing in. Renjo taking a lot of damage here. Guiding Wind Circling Eagle combo. Pero tinatarget nila dito si Chak na buhay pa rin. With a lot of sustain. Rene J trying to do his best para mag-dish out ng damage. Pero not enough. Para kay Rene J, KelVJ tumupokus sa main inhibitor. Pero tinamahan ng Wolf Pounce and execration. Will take down NXP and will secure the W para sa first game ng ating second series. Wolf, execration from that win. Medyo matagal yung team fight nung last clash nila along with the Lord. Pero ano yung naging key? Or rather, ano yung strengths dito ng execration from that last fight? Sobrang kitang-kita naman natin kung ano yung nangyari. Tinamaan ng pana si H2O. Nandun siya dun sa purple buff. May